Bukas na magsisimulang iuwi ang 10 ng mga Pilipinong namatay sa COVID-19 at iba pang sakit sa Saudi Arabia. Pero hindi sila masisilayan ng kanilang mga kaanak dahil didiretso na sa crematorium pagdating sa Pilipinas bilang pag-iingat. Nagbabalik si JP Soriano. By Friday, we are bringing home 44 OFWs, 14 of which died of COVID. The rest died of natural causes. By batch, iuuwi ang mga katawan. Dahil sa limitasyon sa eroplano, kailangan din daw maisaayos ang mga dokumento ng namatay. Nag-decide ng interagency na by batches na lang para sa ganoon na hindi na ma-delay ang pag-uwi ng ating mga minamahal sa buhay. Pero bilang pag-iingat, hindi pwedeng sunduin o masilayan ng mga kaanak ang 10 ng kanilang mahal sa buhay. Mula sa Villamore Air Base ay idediretso na sila sa iba't ibang crematoriums na kinumisyon ng gobyerno. Doon makukuha na ng mga kaanak ang mga abo na kanilang mga mahal sa buhay at saka pa lang pwedeng maiuwi. Sa 274 na OFWs na Pilipinong namatay sa Saudi Arabia, 152 ang namatay dahil sa COVID-19. Ang iba ay namatay sa natural causes o ibang sakit, gaya ng isang OFW na namatay sa bahay kaninga dahil daw sa cardiac arrest. 20 Pilipino ang nailibing na sa Saudi Arabia nang may pahintulot mula sa kanilang kaanak sa Pilipinas, habang 3 namatay na Pinoy ang ipinalibing ng kanilang employer nang walang pahintulot ng kanilang mga kaanak sa Pilipinas. Dahil dito, kukwestiyonin din daw ng ating labor office sa Saudi ang ginawang pagpapalibing. JP Soriano, Nakatutok 24 Oras.